Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Ang nakaraan, alaman ng mga kaopisina ni Rica na ayaw niya ang mga trato nito sa kanya. Dahil ang gusto niya ay normal na pagtanggap sa kanya. Napasabak naman sa interview ang mag-asawang Ramones. Tinatanong kay Troy ang tungkol sa sidero at ang pagsasama nila ng kanyang asawang si Audrey. Sinasabi ni Troy na lagi niya daw iniisip ang mga taga-sidero at kung paano niya ito mapabuti ang mga buhay. Si Audrey naman ay todo suporta sa kanyang asawa at ngiti sa kamera. Ang lahat daw ng tao ay nakatingala sa kanila at tinatawag talaga silang perfect couple. Napatawa naman si Audrey at si Mayor Troy sa sinabi sa kanila. Tinanong pa si Audrey kung paano daw sila nag-meet at sinabi niya rin ito na dahil sa kanyang mga magulang. Sa gitna ng interview, tinanong ni Troy si Audrey na gusto nitong pumunta ng Europe dahil gusto niyang ipursue ang kanyang career noon pa man. At natigilan naman si Audrey sa biglang tanong na iyon ni Troy. At sinabi ni Troy kay Audrey na dapat tumuloy na daw ito. Sinabi naman ni Audrey na kung tumuloy daw siya, hindi daw siya magkakaroon ng happiest and perfect family. Nakasama si Troy at sumagot naman si Troy, "You're absolutely right." At nagtawanan sila kasama ng taga-interview. Sa opisina naman ni Kyle ay tahimik ang lahat at naninibago si Rica. Gustong lumapit ni Rica kay Kyle pero nag-aatubili ito. Dumaan naman si Mrs. Gracia at sinabi niya na salamat sa essential oil. Sinabi naman ni Mrs. Gracia, "Don't worry, last na yan." At tumalikod sa kanya. Dumating si Rose sa opisina at tinanong ni Rica kung ano daw ang nangyari. Sinabi naman ni Rose kay Rica na alam na ng lahat na hindi siya komportable sa mga pangbawi nila sa kanya. Nagtatalo naman si May at Chino tungkol sa binigay ni Mrs. Gracia sa kanila nung makita nila si Rica at bigla silang natahimik. Ngumiti si Rica sa kanila at tipid rin ng ngiti ang ibinalik nila kay Rica. Agad naman silang bumalik sa kanilang pwesto. At kahit pa si Chen na kumukuha ng basura ay parang hindi ito lalapit kay Rica. Pabalik naman kina Mayor Troy, pag alis ng mga taga-interview sa kanila, tinanong naman siya ni Audrey na what was all about, ang tungkol daw sa Europe, na nonsense. Ba't kailangan pa daw itanong sa kanya, nagtakatuloy ang mga interviewer. At sinagot siya ni Troy na did you ever wonder kung ano ang nangyari sa buhay natin kung hindi lang daw sana sila sumunod sa kanilang mga magulang. At sinagot naman sa kanya ni Audrey na why wonder about that you know you can't change. Nagpaalam naman si Kakay sa kanilang trabahante sa furniture shop at sinabi na aalis lang siya, sila na daw muna ang bahala sa shop. Tinanong naman si Kakay ng kanyang tauhan kung ano ang kanilang plano tungkol sa sinasabing investment ni Rialyn kay Dan. At sinabi pa nila kay Kakay na sinabi ni Dan kay Rialyn na pag-iisipan niya daw. Mukhang seryoso daw ang kanilang bossing. Binisita naman ni Mayor Troy ang unang bahay na pinagtirahan nila ni Kakay. Sinabi ni Troy sa caretaker na parang wala daw nagbago at sinabi sa kanya na syempre naman dahil araw-araw niya itong nililinis. Tinanong si Troy kung gagamitin niya ba muli ang unit at sinabi niya na oo. Sige po Mayor, lilinisin ko na lang po ulit. At nung mapag-isa si Troy ay naalala niya ang mga nangyari sa kanila ni Kakay, ang unang tira nila sa unit na iyon. Pumunta naman si Kakay kay Attorney Dizon at sinabi nito na parang may babae daw nakasama sina Jigs. Pero hindi niya na ito kasama sa mga profile. Hindi naman daw ito nakatag at hindi ito nakasama sa listahan ni Attorney Dizon. At may pinakita din si Attorney Dizon na litrato ng babae sa kanyang laptop at kinumpirma nga ni Kakay na yan ang babaeng kanyang tinutukoy. At ito ay walang iba kundi ang girlfriend ni Archie na si Erica. Sinabi pa ni Kakay na hindi kaya tumimulag na sa grupo nila ni Jigs. Sumagot naman si Attorney Dizon na hindi daw nila masasabi. Possible din naman daw na baka wala itong social media at sinagot ni Kakay o di kaya nag-deactivate siya kagaya ni Rica. Sinabi ni Attorney Dizon na idadagdag daw si Erica sa listahan. Sinabi rin ni Kakay na sige kakausapin niya daw si Nico para hanapin ang babaeng iyan. Dahil experts level daw ang online skills ni Nico. Ngumiti naman si Attorney Dizon at sinabi niya na wala talaga silang binatbat sa Gen Z. Nagpaalam naman si Kakay kay Attorney Dizon na mauuna na siya pero bago pa siya tumalikod ay nakita niya ang litrato ng isang pamilyar na unit. At sinabi naman ni Attorney Dizon na isang pagmamayari daw ni Mayor Troy. Sinasabihan niya na daw ito na ibenta kasi hindi naman ginagamit at walang gumagamit.
Pero ayaw daw nitong ibenta. Bago pa tumalikod si Kakay ay naalala niya pa ang pagsasama ni na Troy sa unit na iyon. Sa bahay ng mga sikat ay excited naman si Bea na pinipicturan ang ibinigay na cheesecake ni Brax. Irita naman si Pogs na nanonood sa ginagawa ni Bea. Don't forget to like and subscribe!